Sa video na ito, i-share ko sa inyo how to turn on comments on YouTube. Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Analyn Tapa. Welcome, welcome, welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Kung bago lang kayo sa channel ko guys, nag-upload ako ng mga video tips, video tutorial, nang sa ganun ay may share po ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. May mga videos tutorial ako guys, how to use Tubebuddy para makatulong sa paglago ng inyong mga YouTube channel, how to rank your video in search, paano ba gumawa ng YouTube thumbnail using inshot, paano ba gumawa ng YouTube thumbnail using capcut, paano ba gumawa ng YouTube outro using capcut, paano ba gumawa ng YouTube intro using inshot, at marami pang iba guys na chat na makatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. Ilagay ko guys ang link sa baba sa description or i-check nyo na lang sa playlist ko. Hope na makatulong ito sa inyo. Ang topic natin for today guys, i-share ko sa inyo how to turn on comments on YouTube or paano ba mag-turn on ng comment section sa inyong mga videos. At dalawang paraan ang i-share ko sa inyo. Ang una, gamit natin ang YouTube Studio Apps. Pero kapag ayaw nyo naman gamitin ang YouTube Studio Apps, i-share ko sa inyo ang isa pang paraan. Kaya kapag gusto nyo malaman how to turn on comments sa inyong mga YouTube videos, keep on watching. Hi guys, sa video na ito, i-share ko sa inyo how to turn on comments sa inyong mga videos sa inyong YouTube channel. So, minsan nagtataka kayo guys bakit naka-disable yung comments nyo at hindi kayo makapag-reply ng mga comment ng inyong mga viewers. At nung nag-upload kayo, diba, naka-on naman siya. Pero minsan kasi guys, na automatic or minsan sa YouTube mismo yung nag-automatic na i-disable yung comment section. So, madali lang yan guys. So, i-share ko sa inyo. Una natin gagawin kapag hindi nyo pa alam itong YouTube Studio Apps. So, napakadaling gamitin itong YouTube Studio Apps guys. Si YouTube din ang may-ari nito at pinapagamit niya sa ating mga creators para mapadali yung ating pag-i-edit ng mga video, ng title, description, tags, at saka doon na rin natin mag-review yung mga analytics, thumbnail, doon na rin tayo pwede maglagay ng thumbnail, mag-edit ng mga thumbnail. So, kapag hindi nyo pa ito na-install, i-install nyo guys. Pwede siya sa Android guys, pwede siya sa iPhone. So, ang gamit ko is Android. So, yan ang itsura ng YouTube Studio. And kapag na-install nyo na, so, i-open na natin. Wait lang. Ayan. So, pag na-open natin guys, so, ito yung una yung makikita. So, dito nyo makikita yung inyong analytics, subscriber count, watch time, yung revenue nyo kapag monetize na kayo, at inyong mga content. Ayan. So, content, analytics, dito nyo na rin mag-review, comments, at pwede na rin kayo dito mag-reply ng mga comments ng inyong mga viewers, at mag-reply. Mag-review nyo dito, pwede kayo mag-delete ng mga comments. At pwede kayong mag-edit ng thumbnail, maglagay ng thumbnail. So, napaka-helpful itong YouTube Studio Apps. So, dahil ang topic natin today is about how to turn on comments on YouTube or paano ba i-turn on yung comment section. So, ipapakita ko sa inyo muna guys. Exit muna tayo dito. So, halimbawa, dun tayo sa main channel ko. Ayan. So, punta tayo sa aming channel ko at your videos. So, ano ba ito yung mga contents ko? Then, ito yung naka-off yung comment section. So, ipapakita ko sa inyo guys.
Wait lang, exit lang muna natin. So sorry guys, ito pala yung naka-turn off yung comment section itong video na to. So i-click natin. Ayan, papakita ko sa inyo na naka-off yung comment section at hindi makapag-comments yung viewers at hindi rin tayo makapag-reply ng comments sa ating mga viewers. So napakahalaga, alam nyo guys, napakahalaga ng comment section, yung mga comments ng inyong mga viewers, napakahalaga yon. Dagdag ano yon points sa YouTube. Kapag maraming comments at tinireplyan yung mga comment ng mga viewers nyo, so nakakatulong yun. So, di ba? Naka-off yung comment section, di ba? Lagi itong nangyayari din sa akin, guys. So, hindi. Minsan, na-on ko na siya nung nag-upload ako. Pero, pag after mga hours or days, nagtataka ako at naka-off siya. So, ang gagawin natin, kung na-install yun na yung YouTube Studio, so, punta tayo dun sa YouTube Studio, di ba? Na-open na natin kanina. So, papakita ko sa inyo. So, di ba ito yung naka-off yung comment section. So, how to remove noise background in CapCut. So, i-click nyo lang yan. Then, punta tayo dito sa taas. Nakita nyo itong parang pencil. Click nyo yan. Then, nakita nyo tags, comments, and more. So, ayan. Sa baba, guys, naka-disable yung comment section. So, gagawin natin, i-click nyo lang yan. So, ayan, comments. So, allow all comments hold potentially. Naka-disable siya, kaya naka-off. So, gagawin natin, i-click lang natin itong allow all comments. Then, back. Then, save. Ayan, so, automatic na yan guys, na-on yung comment section natin at i-check natin mamaya. So, balik tayo dito sa ating YouTube channel guys. So, your videos. Then, so ito siya, di ba? How to remove noise background in CapCut. So, check natin dahil na-on na natin yung comment section dun sa YouTube apps, YouTube Studio. So, click natin. If naka, pwede na tayo mag-comments. Ayan, so naka-on na siya, diba guys? Ayan. So, pwede na tayo mag-reply ng mga comments ng ating mga viewers. So, ito yung unang paraan na i-share ko sa inyo. Pero pag ayaw nyo naman gamitin yung YouTube Studio app, so, exit tayo dito. So, balik tayo dito sa YouTube app sa ating channel. Then, your videos. So, yung naka-off naman guys, itong wait lang guys, itong thumbnail tutorial YouTube. Papakita ko sa inyo. So ayan, so naka-off siya, 'di ba? So same kanina naka-off siya. So exit tayo. Huwag natin gamitin yung YouTube Studio apps kung ayaw nyo. So browser yung ating gagamitin. So ano nga ba yung browser, guys? So pwede siyang Chrome, pwede siyang Internet Explorer, pwede siyang Firefox. At kung mayroon pang yung Opera. So, yung gamit ko guys is Chrome. So, click natin yung Chrome. Mag-new tab lang tayo guys. New tab. Then, dito sa search box. So, i-search nyo lang ang www.youtube.com. Ayan. Click nyo lang yan dahil magre-request tayo ng desktop site. So, kahit wala kayong mga laptop or desktop. So, para may laptop na rin kayo kapag nagamit nyo yung desktop site. So, nakikita nyo ang dot, three dot. Click nyo yan. Then, desktop site. Ayan, mapupunta ulit tayo sa another homepage. Then, nakikita nyo guys ating profile picture ng ating YouTube channel. So, click nyo lang yan. And then, nakikita nyo your channel, YouTube Studio. So, ang i-click natin is YouTube Studio. Ayan. Then, wait lang natin. So, dito na tayo. Mapupunta sa ating dashboard. Mag-view dito rin natin. Mag-view yung ating mga analytics.
makita na yung mga subscriber count natin, mag-edit tayo ng mga thumbnail dito rin. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitin. So, ayan, baba tayo guys. Hanapin natin yung go to videos. Click nyo yan. Ayan, dito tayo sa ating channel content. So, ito yung naka-off yung thumbnail. Yung comments section. So, ito turn on natin. So, i-click lang natin yung ating video na yan. Then, baba tayo guys. Ayan, baba lang kayo. So, makikita nyo dito is... Nakikita nyo ba guys? Ayan. Dito tayo, i-click natin tong show more. So, makikita nyo paid promotion. Ayan. Wow. Places, tags. So, baba rin tayo, baba pa. Hanggang hanapin natin yung ito. Comments and ratings. Ayan. Sa pinakababa. So, diba naka-disable siya? Ayan, kaya hindi tayo makapag reply ng comments, hindi tayo makapag-comment sa video na yon. So, parang same din kanina guys, nakikita nyo dito. Allow all comments, hold potentially. Ayan, hold all comments for review. So, piliin natin yung allow all comments, di ba? So, sinabi ko sa inyo kanina, nakakatulong na on yung inyong mga comment section kasi nakakatulong yung mga comments ng inyong viewers. Tapos, replyan nyo, i-heart nyo yung kanilang mga comments. So, ayan, di ba? Pag na, ano nyo na yan, na-check nyo na, so i-save na natin. Ayan. Then, automatic na yun na on na uli yung ating comment section yung or comment section ng inyong mga videos. So, napakadali lang guys, di ba? So, naka-save na yun at naka-on na yun. So, depende sa inyo kung ano yung gamitin nyo para mag-on ng inyong mga comment section. Sana guys may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panunood. Kung meron kayong mga question, suggestion and request, just leave a comment down below. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click niyo lang ang subscribe button sa baba. At pakiclick niyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time!